Sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan, magsiawit kayo at siya'y paglangan, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay unang Sabado ng buwan at nais nating parangalan at pasalamatan ng mahal na Birheng Maria sa kanyang palaging pamamagitan at pagdarasal para sa atin. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan, lalo tigit si Father Don Don Dimaano, at ng mga anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, lalo tigit ang intensyon ni na Flor at Delia Moya, at para sa lahat ng kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao, lalo tigit ang kaluluwa ni Arnel. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa Burol. Nag-alay na siya roon ang daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya.
Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang iyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagamat ako'y bata pat walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki?" Ikinalugod ng Panginoon ang hiniling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, "Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at kalinuhang pumatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga sunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin." Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano bang iingatan maging wagas iyong buhay na binata sa kanyang kabataan? Ang tugon ay, "Sumunod siya sa banal mong kautusan." Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos sa akin ibigay, palaging uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yung iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad.
Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga lagi nating kasamang mga kababayan mula sa iba't ibang bansa na nakikiisa sa ating pagdiriwang. Paano po kayo mamahinga? Paano kayo mamahinga? O mas maganda ang unang tanong, kailan kayo namamahinga? Pagpagod, di ba? Boy, mahirap pong mamahinga nang walang ginagawa. Oo. Huwag kang mamamahinga. Ang tawag sa iyo, yung batugan. Oo. Ang tipong wala kang ginawa maghapon, tapos sabi mo nung hapon na gusto kong mamahinga. Oo. Ang namamahinga lamang, yung napapagod. Tama ga po iyon? Kayo gay nakarinig na sa inyong mga lolo at lola, yung inuutusan ka, ay ako'y namamahinga. Ang sagot sa iyo ay, sige, habang namamahinga ka, ay maglaba ka. Di ka may gayon? Habang ikay namamahinga, ikaw ay magluto. At yun ang madalas na pagkakaiba ng mga tao. Kailan nga ba talaga dapat mamahinga? Sa mabuting balita ngayon, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa isang lugar na malayo sa mga tao upang kayo'y makapagpahinga ng kaunti. Pumunta nga sila. Pero pagdating nila doon, nadoon na uli ang mga tao. At sabi dito ay, pagbaba ni Jesus sa bangka, sila'y tinuruan nila. Kaya si Jesus, habang namamahinga, nagtuturo. Di tama? Kaya yung siya, ika, habang ika'y nagwawalis na yung harapan, mamahinga ka. Pag binalikan natin, kailan ba dapat mamahinga? Yun bang mga pagod lamang ang dapat mamahinga? At ano ang dapat na gawain pagka namamahinga? Pagod na pagod ako ngayon linggong ito, kaya tayo ay, yan, Sabado naman, ngayon pumunta tayo ng SM para tayo makapahinga. Sa palagay niyo, makakapamahinga kayo sa SM? Sa dami ng bilihin doon, tapos may kasama kang bata, turo-kituro ng gustong bilhin, makakapahinga ka? O pwede kong itanong sa inyo, bakit kayo naririto? Dahil gusto ninyong mamahinga. Kaya po pag pinag-usapan ang pamamahinga, hindi ito yung nakatigil lamang. Hindi ito yung nakaupo lamang. Pwede kang may ginagawa, pero ikaw ay nagpapahinga. Parang si Jesus, tinuturuan niya ang maraming tao habang siya'y namamahinga. Ang pagpunta sa mga simbahan, hindi ko alam kung anong meron ngayon, but napakarami ninyo. Ito ho'y bihira. Sabado, alas 12 ng tanghali, napuno ang simbahan. Mukhang marami sa inyong gustong mamahinga. Saan? Yun pang isang tanong. Ang namamahinga lang ba ay yung may mga ginagawa? Paano yung mga may sakit na walang ginagawa? Wala ba silang karapatang mamahinga?
Paano yung mga nasa bahay lamang, pero sila ang nag-iisip ng lahat ng problema ng pamilya? Wala ba silang karapatang mamahinga? Paano yung hindi nagtatrabaho, pero siya ang nangingialam ng lahat ng mga bata at ng mga may sakit na nasa bahay? Wala ba silang karapatang mamahinga? Kaya ang pamamahinga ay nakadepende sa kung anong nagpapapagod sa iyo. Napapagod ka ba dahil sa iyong sakit na taglay? Mamahinga ka. Pero kung ikaw ay hindi ka na nga makatayo, ang gusto mo pang puntahan kapag mamamahinga ay papuntang Boracay, mali. Wala ka na nga pambayad sa kuryente at tubig, ay gusto kong mamahinga sa Bagyo. Wala ka na nga maibili ng pang-ulam, papunta ka pa ng Bagyo, maling pamamahinga. Ano pong gustong sabihin ni Jesus sa atin? Kapag mayroong nagpapapagod sa iyo, pumunta ka sa Kanya. Sapagkat ang tunay na kapahingahan na kay Jesus. Si Kristo lamang ang tanging magbibigay sa iyo ng kapahingahang hindi mo kayang makamtan kapag ka ang inisip mo ay ang mundong ito. Halimbawa, galit ka. Tapos pupunta ka sa iyong kapitbahay na galit din. O anong makukuha mo? Digi, galit lamang. Pagod ka ng mag-alaga ng iyong mga may sakit. Pupunta ka ngayon sa iyong kaibigan na nag-aalaga rin ng may sakit at pagod din. Anong makukuha mo? Wala. Pagod. At dito po tayo inaanyayahan ni Jesus. Napapagod ka ba? Gusto mong mamahinga? Si Jesus ang tanging kapahingahan na hindi mo kayang makamtan kapag ka hindi siya ang iyong pinuntahan. Ay, Father, pagkatapos po ba ng misang ito, mawawala na ako ng problema? Hindi po. Sa palagay ba ninyo pagkatapos ng misang ito ay bayad na ang inyong utang? Ba hindi? Pag uwi nyo mamaya sa inyo, may utang pa rin kayo. Yung ibang mga may sakit, pag uwi nyo sa inyo, may sakit pa rin kayo. Yung sa inyong may mga problema, pag uwi nyo sa inyo, may problema pa rin kayo. Pero anong makukuha ninyo dito? Yung kasiguruhan na sa kabila ng iyong pinagdadaanan, si Jesus ang nagbibigay sa iyo ng biyaya ng kapahingahan. Yung kahit sandaling pagkakataon, naramdaman mong, ay, salamat po Diyos ko, nakapahinga ng kaunti, nagkaroon ng lakas para muling harapin ang problema sa bahay, nagkaroon ng kaunting kapanatagan para muling yakapin ang mga karamdaman, nagkaroon ng kaunting katiwasayan para laging tugunan ang mga pangangailangan. Yun ang tunay na kapahingahan. Huwag niyong iisipin na ang pahinga ay walang ginagawa. Pwede kang napakaraming ginagawa, pero ikaw ay hindi pagod at namamahinga. Bakit? Dahil alam mong ang lakas mo, si Kristo. Di ka nga, kaya nga may mga pagkakataong dumadating, yung tipong napakaraming problema, pero pagdating ng gabi, yung nakaraos ka ng maghapon, salamat sa Diyos. Tapos magigising ka bukas, may problema naman uli eh, pero buhay ka. Pero nakakapagtrabaho ka. Salamat sa Diyos. Yun po ang sinasabi ni Kristo, nakapahingahan. At paalaala sa atin ang aral Batanggenyo, number 184. Si Kristo ang tangi at nag-iisang kaghanapan ng buhay. May kahulugan lamang ang iyong pagpapagod kung ito'y ginagawa mo para kay Kristo. Alam po ninyo, kung hindi dahil kay Kristo, matagal na kayong sumuko. Kayong mga nag-aalaga sa mga may sakit, pagod na pagod ka, wala namang nagpapasalamat sa iyo, magagalit pang iyong inaalagaan. Eh bakit bukas aalagaan mo uli?
dahil yun kay Kristo. Kayo na mga nagtatrabaho, wala namang nagpapasalamat, pag-uwi ninyo sa inyo, kayo pa ang magluluto ng inyong hapunan, pero bukas, magtatrabaho ka uli. Bakit? Dahil sa pagmamahal kay Kristo. Kapag hindi dahil kay Kristo, susuko ka. Kapag hindi dahil kay Kristo, mapapagod ka. Pag hindi dahil kay Kristo, mananawa ka. Kaya, si Kristo ang nag-iisang kapahingahan. Ang sabi ng mabuting balita, tinulungan niya at tinuruan ang mga tao sapagkat sila'y parang mga tupa na walang pastol. Mga minamahal, sa banal na misang ito, sa tulong ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ibulong po ninyo kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Sabihin ninyo sa Kanya, Panginoon, bigyan mo naman po ako ng lakas sa aking kahinaan. Bigyan mo ako ng sagot sa aking mga katanungan. Bigyan mo po ng lunas ang aking mga karamdaman upang lahat ng aking pinagdadaanan magkaroon ako ng kapahingahan sa iyo. Ikaw na tanging nagbibigay ng biyaya at pag-asa sa aking lahat na pinagdadaanan sa buhay. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming ipinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming mga handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, ngayong ginugunita ang mahal na ina ng Diyos, ang Birhen ng Biyaya. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kahitaasan, pinagpala nga paririto sa ngala ng Panginoon. O
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamit ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin.
kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya
nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, na sa'yo aking kaluwalhatian. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagdalaw sa pambansang Dambana. Ikalawa, sa paligid po ng ating mga simbahan, may makikita kayong Pilgrims International Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kung kayo po'y mga OFW o mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon upang maging isang pandaigdigang Dambana. Narito po sa atin, sila po'y nasa bandang likuran at sa gilid ng simbahan, ang mga taga-Dambana at parokya ni San Vicente Ferrer sa banay-banay ng Lipa upang magbenta ng kanilang tiket para sa kanilang gagawing multipurpose hall building. Kayo po ay inaanyayahang tumulong upang maibahagi rin natin sa kanila at nang sila'y makapagpagawa ng pangangailangan ito para sa kanilang simbahan. At sa ating paghahanda para sa darating na Kwaresma, magsisimula ngayong 14 ng Pebrero ang Merkules ng Abo. Para po sa inyong may mga lumang palaspas sa bahay, pakidala po ninyo dito sa simbahan upang susunugin natin at gagamitin sa paglalagay nito sa ating mga noo sa Merkules ng Abo. Kayo pong lahat ay inaanyayahan ding makiisa sa ating mga darating na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon. Inaasahan po namin na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ngayon ang pagbabasbas ng mga religious articles at ang pananalangin para sa mga may sakit. Special nating gagawin ito sapagkat ngayon po'y Sabado, marami tayo, nais din nating manalangin sa pamamagitan ni Padre Pio na tayo'y pagkalooban ng Diyos ng kagalingan. Ngayon din po'y ginugunita si San Blas, ang patron ng mga may sakit sa lalamunan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin po ninyo ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Gayun din po, Panginoon, kami dumudulog sa iyong harapan, kami pong mga naririto ngayon. Humihingi ng pagbabasbas, bigyan mo po kami ng lakas ng katawan, liwanag ng kaisipan, ilayo mo po sa lahat ng kapahamakan. At sa pamamagitan po ng panalangin ng aming patron, si Santo Padre Pio, pagkalooban mo kami ng kagalingan sa aming mga karamdaman, hindi lamang sa aming isipan, hindi lamang sa aming puso, hindi lamang sa damdamin at espiritu, lalo't tigit sa aming pangangatawan. Kami pong mga nagdurusa ngayon sa mga pisikal na mga karamdaman, ay hipuin ang iyong mapagpagaling na kamay upang kaming lahat na umaasa sa iyo at sa panalangin ni Santo Padre Pio ay pagkalooban mo ng kagalingan para sa iyong kapurihan at sa aming kabanalan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ito pong naririto sa inyong harapang malaking relikya ni Padre Pio. Ito po ay panyo na may bahid ng kanyang dugo. Yung nasa inyong gawing kaliwa, sa baba po, yan pwede ninyong malapitan. Yan po ay guwantes na ginamit ni Santo Padre Pio. Ano po, ngayon po ay araw ng Sabado, araw ng pagpapagaling din ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Nawa po kay tayo'y matulungan niya
na lalong ilapit sa ating Panginoon. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po tayong mag-iingat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Laging humanap ng kapahingahan sa piling ni Kristo. Salamat sa Diyos.